Yan, kaway-kaway mga totoo, mga inday. Magpalang araw sa ating lahat. Dito tayo sa farm ulit. At pang-anim na harvest na simula nung nag-first picking kami hanggang ngayon. Pang-anim na harvest na. So, sobrang dami pa rin. Mga ilang kilo kaya nito, Mar? Mga kulang-kulang 200 din. Everyday po kasi kami nag-harvest. So, yan. Mga 200 kilos. So, pero mura yung presyo ngayon. Importante, may buyer, no? Kahit 8 pesos, sana may buyer lang. Tingnan nyo yung harvest. So, yung mga class B, kinukuha naman ni Aldrin. Ito yung kaibigan ko, kumpare ko, si kuya. Yan, so ito na yung mga harvest namin, yan. Meron pa dun eh, may kukunin pa sila Jomar dun, oh. Yan. Mel, pang-anim na to, Mel. Simula yung pag-first picking. Oh. Marami pa tayong harvest dun. So, everyday ganito ang harvest natin. Ano sabi ng buyer? Kaya niya kunin ito lahat o hindi kaya? Iwan lang ka Jomar, si Jomar ka makano. Si Jomar, so limang, apat na sako yung pinakapwersado ng buyer eh. So ilang kayang sako to lahat man? Kaya ba ito ano? Kaya to. Mga lima siguro. Mga lima tong sako? Oo. Yung isang sako, sobra na naman. Dalhin mo na. Ano masasabi mo yan? Dalhin mo na, yung sobra. Dali natin sobra. Hindi, may dala ako si Milya ng ano eh. Pakita mo nga Mel. Magtanim ulit tayo para at least mapersuhan natin yung presyo. So yan, ganito po yun, oh. Yan, so 1,000 po yung bilhin namin yan, Legacy. Yan, S-Twist, ano naman, baka naman, no? Sabihin mo naman, baka mapansin tayo ng S-Twist dyan, mapadalhan tayo ng seeds dito. Kahit sino? Ang lata lang. Oo, oh, okay na yun. Hindi, huh? Sobrang na nila, 10 siguro dapat. Yan. So katuwaan lang po dito, siyempre, baka ano ba, makasponsoran tayo ng S-Twist, no? Ito yung ma-produce ng S-Twist, oh. Yan, so hopefully sana, no? Kapag-harvest naman na maganda din. At saka makapag-presyo ng maganda. So, totoo mga inday, comment down below kung magkano yung presyo ng pipino dyan sa inyo ngayong araw. July 17 today, no, sa amin dito, halos everyday kami nag-harvest. Yan si Jomar, Master Jomar. Sabi ni Jomar, bakit ko pa kaya ginawa ito? Bakit ko pa pinadami ang bunga? Ginawa mo kasi pinadami mo yung bunga eh. Sobrang dami yung bunga, kaya ito na nahirapan po magbenta ng pipino. Kasi sobrang mura. Pero isa sa mga technique dito, bakit sobrang dami ng bunga? Dahil sa mga ginagamit nila Jomar na mga... Gamit Jomar? BioShield tsaka Primo. BioShield tsaka Primo. Yan. So mabili yun online sa Shopee, Lazada. So pag ganyan, tingnan nyo naman ang... Ito. Yan o. So ito ngayon, ika 30, ilang days na ito Mar? Yung pipino natin Mar, ilang days na? Nasa 36 days pa lang po ngayon, no? So ganito na karami. So yan. Oh, tingnan niyo mo. Bukas ito harvest na naman 'to. Hindi po kasi namin pwedeng hindi i-harvest kasi pag nasobrahan, ma-over size siya. So mag-harvest ulit sila Jomar. Ha? Ano? Punta sila doon. Oh, may sakingin pa daw doon, may kukunin pa doon. So titingnan, ipakita ko sa inyo kung ano yung size ng oversize talaga. Yung malaking size. Samahan natin sila agad. Pakita mo sila kanila, kuya, pre. Yan. Tiyawakan mo kung gano'ng kalaki. Ang laki. Oh, di ba? Oh, ikunin ka ng sample doon na maganda dito. Pakita mo dito sa kabila. Hindi, dalhin mo yan, dalhin mo yan. Tapos pakita mo yung normal size dyan. Oh. Oh. So, ganyan kalikit. Oh, yan yung size normal. Ng oversize na, siyempre, malaki na. Pero kung mahal ang presyo ng pipino, pwede na din yan. No? Eh, magandang i-juice to. So, yan ang mangyayari. So, yan ang pinakamagandang sizes. Crunchy to. Yan. So, ito kasi hindi na siya ganun ka-crunchy. Kasi nga malaki na siya. Pero maganda pa rin ha. Quality pa rin. Matigas no. Maganda pa rin yan. So maganda i-juice yan. Yan. So samahan natin sila doon. Puntahan natin sila. Pakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari dito. So pang 6th harvest na namin to. So yung first picking namin maliit lang. No? So ngayon ito. Ito pa yung. Tingnan nyo. Oh, dami oh. Oo. Yan. So regular po itong pagsispray nila dito. Tsaka pag-abono, pagkatapos ng ano, every week sila nag-aabono. Yan. So, ang ginagamit nila dito, nagpuputas sila, 1620 tsaka putas. Yan o, oh, bukas harvest na naman to. Hindi kasi ito pwedeng pinabayaan mo to sunod na araw pa to, sobrang laki na dito. Yan, tsaka ito. Puro class A po yung ano, maganda, yung produce. Yan o, dami. So, nagsispray sila dito regularly. Yan. So sa mga insecticide nila, ang ginagamit nila sa insecticide yung nakaraan, nagamit din sila ng Selectron. Yan.
Di ba? Sobrang ganda. Yan o. Ginawa namin yung daanan sa gilid sa kagilid ng pipino para hindi masayang yung space. So, yan. Ang mangyayari, nagdala ko ng seeds ng pipino ulit para magtanim ulit sila dun sa kabilang side naman. Para tuloy-tuloy yung ano namin. Pagkatapos ng harvest dito, magsa-start na din, no? After siguro 1 week, start ulit harvest dun sa kabilang area. So, ganun ang gawin nyo. Dapat tuloy-tuloy. Huwag kayong mag-stop ng pagtatanim. Pag mababa yung presyo, maganda magtanim. No? Pag mababa yung presyo, maganda magtanim. Yan. So, tingnan nyo. Sobrang lago ng pipino. Ang mangyari kasi dito, yung iba kasi, late sila tumubo. Tulad nito, late sila. Yan, no? Late. Pero, sobrang daming bulaklak. Sobrang daming bunga na. Yan, no? Maliliit, bunga. Sa magtatanong kung nagpo-pollinate kami manually, no, hindi po. May mga kaibigan po kami dito na nagpo-pollinate, no. So makikita nyo na lumilipad-lipad. Yan, so mangyayari. Sa kabila din, merong late din dito. Yan. Pero tuloy-tuloy yung bunga hanggang doon sa kabilang side, no. So 36 days pa lang ngayon, pero ganyan po karami ang hina-harvest namin na pipino. Yan. So ito yung pakwa namin diyan, yan. So yan o, patuloy hanggang doon. So ito delayed pa. So tuloy-tuloy yung harvest namin ng pipino sa aming farm. Yan. So yun yung pinag-usapan namin ng partner ko si Dan tsaka si Jury, no, dito sa farm, na diretso-diretso yung pagtatanim para tuloy-tuloy yung harvest. Kasi pag nag-stop po kayo tanim at tsaka na-disappoint kayo sa presyo, ang mangyayari, lugi na talaga kayo. So sa amin, mababa man yung presyo, maliit naman ang gasto sa pipino, kaya tuloy-tuloy lang. So, importante, meron kayong planters, alagaan nyo sila. So, pakita ko sa inyo kung saan kami magtatanim ulit ng pipino para alam nyo na dito ulit tayo mag-harvest sa susunod na video. No? Mga video namin dito ulit para step by step ulit, papakita namin sa inyo. Ito, nagkakatumbahan na yung mga ano, yan, no? Tumba na yung mga trellis. Yan, nilagyan ulit ng trellis. Dito, tumba na din. Sobrang lago. Yan, sobrang lago, oh. Doon sa kabila, wala masyad. Late na dyan tumubo. So, hopefully, may tutubo pa dyan. Yan. So, mangyayari, dito, tuloy-tuloy yan. Yan. Magtatanim ulit tayo ng pipino dito na side. Dito naman tayo na side. Yan. Dito na side. Yan, magtatanim tayo dyan na side. Paikot doon na area. Patataniman ko yan dito. Nagdala ko ng seeds eh. Hanggang dyan, pataniman ko dito. Para tuloy-tuloy yung harvest. So hopefully, maganda din yung tubo, no? So malawak-lawak din dyan. Papaikutan natin yung okra. May okra kasi dyan. Pipino, mayroon ditong pakwan. Yung mga saging namin, maganda na din yung tubo. So tingnan natin na punta tayo doon sa, ano, sa itong area na to. Oh, daming bunga, oh. Oh. Oh, ayan, oh, daming bunga, oh. Ganun karami. So, kailangan regular din 'yung pag-aabono nyo. Tsaka 'yung pagsispraying. Yung full yard talaga kasi dito mataba na area. So, konting abono lang kami, tsaka pag spray talaga 'yung readily made na kakainin na lang ng mga dahon, no? So, pag ginain na ng dahon, makapag-produce na maayos. 'Yun 'yung tinatawag na photosynthesis. Yan. So puntahan natin dyan sila. Kasi naghakot sila dun eh. Nagsizing sila. Pinapilian nila yung size na magaganda. Ay, yung mga class A. So ito dinadaanan namin, oh. Yan. Medyo maputik talaga dito. Okay. So yan yung area namin na tataniman ng green sili. Sili pansigang. Panigang best. So doon sila, Jomar. Punta natin sila, mabilisan. Yan. Kita nyo dyan yung panigang best namin na seedling. Sa seedling tray, buhay na din. Ito yung okra namin, oh. Oh, patlago na, oh. Nabunuhan na kasi ito. Yan, mataba na sila. Yan. Yan, oh. Ang dami pa dito. Oh. Daming pipino dito. Ayan na, marami pa pala dito. Yan, oh. Nan, dami pa. Oh. Ang tanong nito, kung kaya bang kunin ng buyer. Ito 'yung magandang size, oh.
mabigat to pag ganito. Kasi pag maliliit, hindi magano siya kabigat. Pag ganito, mabagaan to. Pero pag ganito, ang size maganda. So, tingnan natin kung maubos to. Pero ito, yan, yan yung mga seeds namin ng green chili to. No? Oh. Chili green, pansigang best. Yan. Taba na oh. Yan. Sige, Jomar. Kailangan na nilang i-sacking yan para at least mabenta na. Tato, Mar, lahat man ang pipino natin, Mar? Apat na lata po pinatanim namin dito na area. So, manuyo man. Ngayon, may dalawa lang akong dala. Dito muna itirahin nila. Para at least may tanim sila. So, ayun. Tingnan namin kung kaya bang bilhin lahat ng buyer. Kasi kung hindi, ako maghanap naman ako ng buyer. Yun lang, no? Hindi ko kasi dala yung sasakyan. Magmotor ulit. Yun ang pinaka, ano, pinaka disadvantage pag sabay-sabay kayo magtanim. Kaya, no, panawagan lang sa mga taga South Cotabato, no, malapit dito sa area namin. Pag nagtanim kayo ng pipino, huwag kayo magtanim ng pipino. Sabay-sabay, ito yung mura, tuloy yung presyo ba? Pag nagtanim kami ng pipino, magtanim kayo ng palaya para iba-iba, para maganda yung presyuhan. Yun. Oy, yung mga taga Davao, walang problema, yung magtanim kayo. Dahil mga taga Negros, mga taga Visayas, taga Luzon, magtanim kayo ng magtanim. Pero mga taga South Cotabato, please lang. Parang iiyak na si Jomar kapo yung sa first video namin. No? Parang hindi siya masaya. Ayun, katawaan lang po yun. Pero, oh, maya nga. So yun po, sana po ganun ang gawin natin. No? Magtanim tayo ng magtanim para at least makaharvest tayo. So kami, tuloy-tuloy yung pagtanim namin. Huwag nyo kaming sabayan. Ano masasabi mo, Mar? Last na lang. Punta sila eh. Pag di ganito magtanong pala yan, hindi man magtaranong. Oo. Yan, ikaw Bat? Ano masasabi mo, Bat? Wala na. Pag magtanim tayo ng palaya, yan o, magtatanim naman yan sila. Mura na naman ang palaya. Ayan, so kailangan mag iba-iba tayong tanim, no? Tingnan nyo naman, ang dami pa doon, no? Ay, grabe pa, ang dami pa masyado. Isang challenge dito sa pagpa-farm, no? Kailangan maganda yung market nyo. Kailangan mayroon kayong talagang solid na market na magbenta. Kahit mura, kukunin. Pero pag mahal lang kukuha, nako, lagot yun yung mga buyer na ganun. So, piliin nyo yung mga buyer na hindi kayo iwan. Pag mura, pag mahal, andun pa rin sila, no? So, mahalin nyo yung mga buyer na ganun. Bigyan nyo ng mga additional na kilo, no? So, yan ang advantage. Okay? Okay kayo dyan, Mar. Yan. Maraming salamat sa inyo matutumain, guys. See you sa susunod na video. Abangan nyo po yung mga update namin sa farm. Happy farming. Abangan nyo po yung pwesto namin dun sa labasan, dun sa may ano, mga bentahan ng mga prutasan, no? So hopefully meron kaming pwesto dun para dun na kayo bibili, hindi na kayo punta sa farm, no? Maraming salamat sa inyo. Happy farming. Kaway-kaway, mga tatumang inday. Yan, nag-harvest pa sila. Kailangan nila mag-harvest.